ang knowledge na go beyond yourself. So dito pa lang sa go beyond yourself, ano ang kailangan mong i-go beyond yourself? Yung mga limitasyon mo. Mga limitasyon mo. Nalampasan mo yun. Sisikapin mo na yes. Malampasan mo yun. Bawa. Parang tinatamad ka. So nalampasan mo yun. Okay. Sisipagan mo ngayon. So, ang sinasabi mo dito, yung lalampasan mo yung limitasyon mo. Yun. Diba? Eh, paano yun? Spiritual meron din. Limitasyon. Eh, yung... Dito, yung limitasyon na ito, kailangan mo lampasan. Physical saka spiritual. Pareho. Pareho. Same level yun. Kung ano meron ka sa physical, meron ka rin sa spiritual. Kung ano meron ka sa spiritual, meron ka rin sa physical. So, talagang kinukumbat mo rito. Kinukumbat. Yung talagang yung ano basta na? Dalawa. Yung ilalabanan mo, yung kinukonquer mo. Kinukonquer, yun. Yung kinukonquer mo, physical at spiritual. Pareho. Pareho. May limitasyon pareho eh. Pareho may limitasyon. Siguro, Aki, yung isa sa mga pwede mong gawin. Una, sa physical muna, yung bawo. Aral ka ng toro ng isang oras, gagawin mong dagdagan mo ng 30 minutes. So, physical yun, saka spiritual yun. Pareho. Parang ano yan, yung punta ka sa gym. Sa gym. Diba? Nag-jogging ka. So, hindi. Sa lift weighting, una sa'yo, mga 10 pounds lang eh. Oh, weightlifting, oh, 10 pounds muna. 10 muna, oh. Pag naka-isang linggo ka na ron, ba? Pwede ka na magdagdag. 20 na. Oh, 12 na, oh, 15 pa. Oh. Hanggang sa umabot ka sa 50, oh, 50, sandaan na. Kaya mo na, oh. Kaya mo na yung malalaki. Kaya ko na, oh, sandaan na. Ganon din. Spiritual. Ganon din. At saka physical. Pareho. So yun ang nilalabanan mo. Talagang nilalampasan mo. Nilalampasan oh, yung personal mo. Yeah. Nakakayanan. Yun ang sinasabing requires knowledge, beyond. Requires beyond oneself. Doble pala yun. Doble. Spiritual at physical. hindi pwede mag-iwala yung dalawa eh. So kailangan, dadalhin mo pareho. Siyempre, unang-una, physical. Hindi, at saka, ang maganda rito, pag kayong, lalo na kayo, di ba? Tagal na kayo, so, hindi nyo alam, na alam ni Hashem, na meron na kayo kakailangan. To go beyond the physical and the spiritual. Di ba? One cell. Mga limitasyon. Ano na eh, pandito na kayo, di ba? So, binigyan na kayo ng opportunity. Pero yung opportunity na yun, ibig sabihin, imuna yun eh. Yung imuna na yun, hindi nyo po kahit sino alam kung gano'n ka, anong sukat nun. Yung imuna na yun. Oo, yung imuna. Oo, iba-ibang sukat yun, siyempre. Iba-iba. Iba-iba kami. Iba-iba tayo, di ba? Yes, iba-iba. Ang tanong aki, di naman papayag yung sila RB na wala rin silang imuna. Hindi sila papayag wala silang tura. So, hindi sila papayag na wala silang desire or pagnanais na makilala rin siya siya, maka-attend nga, makapasok ng sinago. Anong pagkakaiba nila yung sa kalagayan namin? Malaki. Mapakalaki. Kasi kayo, makaalpas na eh. Malayo na sila eh. Kasi ang narating nyo ngayon, yun
yun ang hinahabol niyo noon nung nasa Tipolo pa kayo. Oo, oh, di ba? Yun yun. Oo. Oh. Kung yung ginagawa niyo ron, yun ang hinahabol niyo. Oo. Which is ngayon, yun na yun. Oo. Ito na, ito na yun. Oo. So ngayon sila, doon pa lang sila sa Antipolo. Wala pa sila. Wala pa sila ani-ani na para kung baby. Walang alam. Wala pa sila nga alam. Hindi pa nila alam. Hindi pa sila na lang aninag. Aninag, ayo aninag. Yung mata ng bata. Oh, you are special, Papa. You are appointed, Papa. Walang mahalay talaga. Wawa naman. You are the best, isa na? Showbiz personality. Parang gano'n. Wawa naman. Pero okay lang. Siguro, oh, yan ang alam nila eh. Makakarating. Kasi gano'n din naman ngayon. Kaya lang, depende sa level eh. So, kailangan mo na i-reject na i-reject. Para ma-testing talaga sila yung... Actually, mali talaga yung pag tinanggap mo. Oo, reject talaga muna. Mali talaga yun. Wala nga lang eh. Gaya ni James, tinanggap natin. Oo nga eh. Hindi pala kaya. Dapat rejection muna. Kung unang harang sa kanya eh. Kung unang nagkasakit. Oo. Yung unang-una. Ngayon, salamin na ulo naman. Salamin ulo, sakit na ulo. Ano ba yung bigay sa kanya? Yung one self eh, di ba? Yung self niya eh. Sakit ako. Must go beyond yourself. Di ba? Hindi niya kaya. Go beyond yourself. Yourself. Wala akong pera, wala akong panggas. Eh. So, ngayon, aminagan niya na yung beyond yourself, di ba? Dati, wala talaga eh, no? Wala nakikita. Pero nung pa sinasabi sa inyo, ang tingin ko sa inyo, spiritual, spirit, hindi na physical. So, ano pa nga lang ang mangyayari sa susunod, alam nyo na ang gagawin, hindi alam nyo. Yan yung mga negative forces dyan. Maaliyanigin, larking. Wala sa bahay, ganda dito. Sinasabi sa prayer for travelers, larking toes. Oh, yeah. Save us from falling into the hands of any enemies and larking poles and vicious animals and bandits on the road. Meron mo yun? Calamities. Calamities. Meron mo pati calamities. Allah, sige. Larking poles. Yan. Yan yung mga bagay na yan, bro. Hindi nakikita yan eh. Hindi nakikita. Oh, hindi pa nila nakikita. Pero kung mag-ibisya mo, nandyan. Nandiyan talaga. Lagi nga nandiyan. Lagi. Kaya constant talaga ang prayer. Hmm. Oo nga. Constant. Pag gising mo, mode ani, tuloy-tuloy. Sige, tanag ito ha. Bago matulog, shema. Oo, shema. Tagabi. At saka pagpita mo sa prayer, akala mo, wala na. Hindi dapat ganun eh. Pagpita mo sa prayer, ganun pa rin. Pagtayo mo, kausap ko sa mga kung ano-ano, nandun pa rin. Alerto pa rin. Hindi ka bibitaw. Walang bitaw. Meditation ang meditation. Si Hashem, meditation yun. Si Hashem. Hindi naman pwede physical thinking eh. No, meditation yan. Walang tuloy, walang thinking. Meditation lang eh. Meditation sa existence niya na hindi nakikita. Doon nahirapan ko nga. Ang kala niya, madali lang. Kaya mo yung siya, kusina mo, tinitindang ko sila eh. Mugod. Pala niya ito, yung baro, hindi alam. Hindi alam. Yung knowledge. Yung knowledge kasi, bro, yan ang let us make man in our own
Image and likeness. Knowledge yun. Knowledge. Kasi ang knowledge is the shape of the soul. Ang korte ng kaluluwa knowledge. Is knowledge. So kailangan, labanan mo na naman ngayon. Galing nga sa'yo, sa physical knowledge. Kasi mali eh. Mali. Hindi tama yung naiisip na, oh, nag-aaral ka. Nag-aaral tayo sa mga eskwelahan. Knowledge soon. Ngayon, hindi niya ngayon. Mga mathematics, history, Filipino. Ang dami ko ng knowledge. Book of knowledge. Encyclopedic knowledge. Puro Heineck pala. Puro Heineck. Wala yun. Sa Israel, wala nang... Pag nag-isiba ka, diretso na yung Torah. Wala na yung mga English, mathematics, mga geometry, algebra. Wala lahat yun. Wala. Wala elementary. Wala. Puro Torah lang. Puro Torah lang talaga. Torah lang lahat. Ha? Ang itinuturo sa Torah, bro, Rashid. Oh? Grabe nga yung Rashid daw eh. Sipi mo, Rashid. May libro ka ba nun, Rashid, na komentary? Na Gimara? Gimara ni Rashi? Meron ako na iwan dun eh. Pero yung Talmuds mismo, Rashi yun eh. Yung mahirap. Gimara? Miss na. Miss na Gimara? Puro Rashi pala yun. Rashi lahat yun. Yung Babylonian, tsaka yung... Konti nga lang si Rambam dun. Jerusalem eh. Prabyo Kanan, o konti lang kanina, o konti lang Bindosa, konti lang yun. Ang marami, Rashid. Talaga. Rashid. Kasi siya talaga nagpursigil. Mag-aaral ng... Na-design niya yung advance, yung future, sabi niya. Mapapalasak itong Hebrew. Magiging talamak na ang Hebrew. Kaya nilagay nila Rashid. Ibang letra po, lahat. Yung alip, iba. Yung beti pa. Lamin, di ba? Ang tanong ko akin yung kasi may Talmuds na English eh. So, mayroong English na Rashi, may English na... Pag in English, parang King James din yun. Yung people ginawa King James. Ganun eh. Russia, ginawa English. Pag tayo. Mayat-maya, puro sablay ang sinasabi. Kahit nga sa transliteration, sinusunod pa yung right to left eh, diba? Yung transliteration. Hindi pa rin. Iba pa rin talaga ito. Ganun ba iba yan? Pero sa yeshiva, may English na ang Gimara pag dinidiscuss. Meron din. Pero hindi masyado ginagami. Kasi nga, sablay-sablay yung iba. Kapag nagdi-discuss kami ng Talmud school, inuulit-ulit, Hebrew na yun ha, inuulit-ulit pa. Pero kuminsan-minsan, pag may nakaka-intindi ng Rashi, sabi, pababahan sa kanya yung Rashi. Tapos ta-translate niya. Patanong siya eh, ano yung sabihin mo sinabi? Ganun yun. Hindi ba? Ilan taon yung Hudyo na ano? Nagka-Talmuds na? 14? 15? Anong contest mong tanong? Di ba sabi siya, Perky Abot, pagka ganitong edad,
From 12 years and below, parang elementary. Tura muna yung 5 books of Moses. Kasi pag 12 years ang pataas, qualified na siya sa Talmud, di ba na? Standard lang yun. Standard, pero depends pa rin sa tao. Kasi pag ginawa mo yung standard na ano, eh kung paano yung iba na mabilis na mapindig, di ba ang pagpindig mo talaga? Oh. Wala sa edad? Standard lang yun. Oh. Nasa capacity niya. Sa limitasyon niya. Kung malawak siya, parang siya kalawak. Ang mga classmate mo, iba-ibang edad. Iba. May 12. May matanda na, may 50, gano'n. Hindi naman 12. Siguro mayroon akong klase, 16. 16? Nag-tatalmuds na yun? Oo. Oh. Grabe. 16. Tapos ang ano mga edad? May 30, may 40. Hindi, yung mga variation ng edad. May 20, may 30 years old. 16, 20, may 40, 30, may 50. 40, oh. 50 may iba na. Oo. Oh. Magkaklase kayo, gano'n. Ang nangyari nga, yung pinakamatanda sa kanila, matanda pa ako isang taon. Yung pinakamatanda, 72. Ako, 73. 72 siya. Yung kaka-classmate din ninyo? Oo, classmate din. Yung isang nagkakasan siya, nagkakasan. Ah, siya na yung nagkakasan. Gate ka na sa meron ba? Pero American Jew siya. Hindi sila Israeli Jew. Hindi. Yung marunong naging mag-Hebrew. Pero, 30 years na siya. Ah, sa isa. Ayaw nga din siya. 30 years? 30 years na. Sa Yeshiva? Yeshiva. Ito sa dormitory na yun. Grabe. Pero wala nang bitawan ng buto. Walang labasan. Permanent ka sa gusto. Oo, grabe yun. Eh, araw-araw, isa yung pinagawa. Walang bitawan yun sa Talmud? Wala. Lalo sa prayer. Oo, oh, di ba? Si Kari. Si Kari. Talmud na naman. Pagkitaas ng Talmud. Oo. Kain. Talmud. Tapos merenda, tapos toro na naman. Pagkang gabi na yun, hindi na matulog. Gumagamit ng toro minsan. Minsan. Diba? Wala nang asawa yun? Alas-stress. Wala na. Alas-stress na madaling araw, minsan. Ando na yun? Ando na siya. Hindi, ando pa siya. Ando pa siya. I'm going to go to the house. Depende sa kanyang capacity rin. Capacity thinking. Kaya mayroon mas bata na iba rin magsalita kaysa sa kanya. Yung matanda na yun, naging kaibigan rin. Siya nang turo sa akin ng stiff neck, kasi na stiff neck ako eh. Doon, hindi ako magagalaw. Hindi ko, tigaso. Sakit? Oo. I had that also, sabi ko. Do this. Yung tubig na malaki, plastic. Pinunod na. Hindi, sabi niya, mainit. Kumuha siya ng mainit ng tubig. Ilagay na lang. Na plastic? Malikam normal. O, umiga ka niya. Umiga ko. Wala. Yung plastic na bote? Oo, oh, yung malaki. Ah, talahinigaan mo lang na ganun? Oo. Nawala? Nawala.
Namiglang pa na. Oo, namigla. Mainit lang na plastic. Hindi po mainit ang mainit. Tama lang. Oo, tama lang. Tanggal. Sa isa, bewang, ganun din ako pag kami sa kaya. Bote naman na... Laking bote na babasagin. Gaganon ko sa likod ko. Pwede plastic. Basta mainit. Kasi natutunaw yung plastic. Doon naman lang ganun eh. Huwag yung masyado mainit. Tama lang. Makapasok ka yung heat sa katawa. Talaga. So, knowledge requires beyond oneself. No? Pero, hindi lang yun. Pag naka-beyond ka na, okay? Pag pinagsabay mo, yung tura, tsaka yung interest mo o motivo mo sa buhay na okay, walang katuturan, diba? Kung parna siya, pwede, diba? Pero kung ibang layunin, ibang purpose, ibang motivo, hindi ka tatagal. Ganun lang eh. Right? Do you see mo? Korda. Kung ito ko yun. Sayang ito. Sayang na sayang. Ang tuloy nakikinig lang siya eh. Pero yung loob niya wala. Wala talaga. So yung knowledge requires beyond oneself. Kailangan gawan mo ng paraan makaalpas ka dun sa limitasyon na binigay sarili mo. Oo, ano na rin yun eh. Parang self-imposed din yung iba, diba? Self-imposed. Alin? Yung limitasyon mo, minsan ikaw din naglilimita sa sarili mo. Hindi. Creative yun doon. Ah, ng spear? Oo. Nilagay talaga yun doon. Ah, nilagay talaga sa'yo. Sa pero yung nasa akala mo lang sa sarili mo yun. Hindi. Kaya nga sinabi, it requires beyond oneself. Oo nga. Oo, hindi ko naglalagay nun. Naglagay nun. Doon, sa taas. So, it requires beyond. So, course mo, kailangan. Nalabanan mo yun. Nalabanan mo yun. Yung kinakausap yung sarili sa salamin. Huh? Kinakausap sarili sa salamin. Ikaw, sarili ko. Bago ka na, kailangan lampasan mo yung kahinaan mo. Yung lampasan mo, ganon. Pwede yun. Pero may talagang determinasyon eh. Determinasyon ka, sarili. Saka yung imuna, sabi mo, may imuna ka. Ano pa na mangyari? Gaya mo, hindi ko yung ginagawa mo. Lalabanan mo yung kanili, yung misis mo. Yung sabi, ayun ano, mga bago. Hindi, walang batag. Yan, gamit yun eh. Pero yan, di ako mag-self mo. Ang mga pangmasaya, meron. Lahat eh, dahil po sinabi niya, limitasyon niya. Nalumpasan niya. Limitasyon niya. Ito, you went beyond the fair. Ngayon, pag alit mo, pag lampat mo ka, marinin mo. May reward yun, bro. No reward. Ang reward mo, marami. Isa doon yung pinakamating ng talaga ko. You will recognize. Mare-recognize mo. At ma-appreciate mo. Lahat ng entity. Ma-appreciate mo na. Ma-appreciate mo na.
maamin na kung kitang-kita mo. Oo, makikita mo na. Lahat ng entity. Parang yung nangyayari sa'yo na lampas-lampas na yung tingin mo. Yun. Mapisip mo lahat ng entity. Lahat ng shape and space. Mapahayo, mapadahon. Well, ma-appreciate mo na lang. Puro nagiging spiritual, gano'n? Oo. Kagaya ng mga halaman, di ba? Pumunta ko sa likod. Iba-iba kote, iba-iba shape, di ba? Grabe yun, di ba? Yung realization mo na yun na yung kombinasyon dahon pa gano'n, gano'n. Isa, diretso na. Isa, bilib naman lang kayo. Isa mahaba. Merong mahaba lang, di ba? Ma-appreciate mo yun eh. Eh, pag na-appreciate mo yun doon, hinahangaan mo. Hinahangaan mo. Hinahangaan mo rin siya siya. So dumadami yung ano mo, yung positive mo. Nakikita mong positive, dumadami. Yeah. So nawawala yung negative. Kung titingnan mo in the eye of mga ordinary human being, wala yun eh. Oo nga. Ano yung tinitingnan mo dyan? Well, ano mo yun? Kung ganyan ang yung problem. Akis, sa mga napansin ko, yung bakod namin, sa likod, may bakod kami yero. Yung yero, dugtong-dugtong yun yung yero. Hmm. Sa dugtongan niya, doon pumapasok yung mga alugbati. Yung alugbati, lumulusot na gano'n. Lumulusot niya. Gusto niyo kung kainin ko kayo, no? Ginagano ko sila. Tapos inidiligan ko. Sige, dumami pa kayo. Sige, lalo ako magbibira ka para sa inyo. Dumadami sila ako, oh. Pag pinuputol mo, lalo nagsasangang gano'n. Kaya nakakatawa. Kasi pinapansin mo. Oo, oh, yun nga. Kaya nagre-react yun. Pinansin mo. Kung mapansin mo, wala na. Kaya mamatay lang. Kusa. Pero pag ginala mo, inalagaan mo, kinausap mo. Oo, di ba? Ayun. Yan yung sinasabi, appreciating another entity as it is. Yun yun. Kasi, ina-acknowledge mo siya, sir. Nare-recognize mo siya. Yun. Sino ordinary yung tao makakaisip mo? Magtsatsagang mag-isip mo? Yun yung knowledge. Yun ang additional knowledge. Yun ang knowledge. Nagkakaroon ng shape yung soul mo. At saka ano yun? Yun ang chupanic. Chupanic knowledge. Yun ang chupanic yun. Beyond the ano. Diba? Beyond the world. Okay. Beyond one self. Appreciating another entity as it is. As it is. Kasi sinabi, as it is. Kasi hindi naman bago yun eh. Yung shape niya. Bote niya. Hindi na. Galing ano? Pati yung pagkatubo niya, hindi na siya pwedeng tumubo sa simento. Hindi. Kailan lupa. Hindi siya tutubo sa tubig lang. Kailan may lupa. Yung mga ganong realization, understand mo. Yung knowledge. Yung panic knowledge yun. Kaya matindi yun. Ang galing. Oo. Kita mo sila. Kasi sila, ang gusto nyo may license ay yung pagkakitaan, di ba? Magandang buhay, maramihan, malaking bangay, magbalan, di ba? Hindi nyo na maisip itong bagay na ito. Mga simple na mga bagay. Na, di ba? Beyond this world ang ano, ang emet. Simple lang eh. Simple lang. Ang sikreto, simple, simple ka lang mag-isip. Matindi, malawak kung binibigyan. Dito pa lang eh, di ba? Hindi mo na kailangan... Wisdom yun eh. Wisdom yun. Kaya pala si Solomon, ano, kinakausap niya yung mga hayop. Hayop. Sa kahalaman, ano. Kausap niya. Sinusunod siya. Di ba? Ang galing, ano. Kaya dito, maliliit na bagay, importante mapansin mo. Maliliit na bagay nangyayari sa paligid mo. Sino mo? Yan, tsaka yung ulan na yan, di ba? Yan, yan. Sa halip na sabihin mo na sa sama ng panahon, sabihin mo, Baruch Hashem, for sending the rain, di ba? Baruch Hashem for sending the wind, making the wind to blow, di ba? Na malakas ngayon yan, mamaya naman, mahina na yan. Kasi nga, umiikot yan, experience. Hindi pwedeng palaging malakas yan, hihina rin yan. Kamu kakak dyan.
Alam mo yung... Yung distinction ng dalawa, yung baka at saka kalabaw. Mm. Pareho naman silang apat ang paa. Mm. Diba? Pareho misungay. Diba? Mm. Ang diferensya lang, meron ba puting kalabaw? Meron. Meron din, ano? May brown? Wala pa ako nakita. Meron puti, meron. Puti, tsaka itin. May baka din daw na itim eh. Oh, meron. Ang baka, lahat ng kulay meron. May pula. May spotted na eh. May puti. Kinuloy yung puti. May spotted, di ba? Oo, oh, spotted. Mga may mahapang ganun. Ganun, di ba? Meron ganun. May baka kulay eh. Oh, yun lang kailangan. Yung kalabaw, dalawa lang ang kulay eh. Oh, puti lang sa itim. Itim, di ba? Bihira ang makita ng brown. Although meron din siguro, nakakita na yung brown, parang baka. Oo, nakakita na ako. Talaga. Pati balahibo niya, brown. Talaga. Hmm, meron. Pero basically, itim lang talaga. Itim talaga. Itim. Accidental na yung brown. Pero mainly, itim. Baka, mainly, puti. Puti, brown, so, light variation brown. Na yung iba. Variation na. May pula. Hmm. Accidental na lahat yon yung kulay. Mga ano. Pero yung shape nila, brownish, red brownish. Limitasyon na yun. Hanggang doon na lang yun. Hindi sila pwede lumampas doon. O yan, sunan bro. Ano tayo sunan? Tuna, tuna. Tuna. Kape. Okay, merenda muna. We were created, limited. Created tayo, limitado tayo na, limitado tayo, limited na, na iba-ibang level din yung limitasyon natin. Hmm. Hindi pare-pareho. Imposible itong objective thinking na ito, process. Na ma-attain na isang being na limitado as we are, no? Hindi talaga siya pupwede, hindi siya maaaring. Yung sinasabing hindi maaari, ibig sabihin, ano yan, potentiality yan, potentiality yan, nasa ibabaw ng humanities, people, humanities, people, humanities. Tama ba yan? People, humanity. Hmm. Tama, no? Okay. Humanity. Pero, ano na yan? Yung, Nakadikre na yan. Pinaka-umbrella. Oo. Pero yung limitasyon na nga yun, pwede mo lusutan. Oo. Kung willing ka, kung may disease, may desire ka, na lampasan siya. Yes. Na ma-acquire pero, mo yung knowledge na yun na, na yung, objective. Pero yung willingness mo, kailangan wala hindi kas walang kasamang ano wrong motive. Ibang motibo. Oo. Isa lang dapat ang motibo. Oo, hindi pera, hindi material. Wala, hindi pwede. Spirituality. Umaalis ka sa physicality. Oo. Yan yung context niya. Eh. Umaalis ka talaga sa physicality, pumunta ka sa spirituality. Uh-oh. Spiritual realm. Kasi yung target mo talaga, ulam haba. Ulam haba, hindi dito alam kasi. Hindi. Pero ang problema kasi ganito pa, ang another problem is, nakalusot ka nga sa physical, pasok ka na sa spiritual, no? May problema pa rin doon. Kasi may limitasyon din doon. Oo nga. Meron din. Kung ano yung limitasyon dito sa physical meron din doon. Ganun din sa spiritual. Ang limitasyon. Oo, meron din. So, dalawa talagang bubunuin mo eh. Dalawa. So, the only way to be able to penetrate that limitation is to be bold at saka willingness. Yung ibig sabihin ng bold, Laki?
Bold. Kumbaga sa, di ba merong sulat ng malabo? Oo. Oh, may malabong sulat. Oh, malabong sulat. May makapal. May makapal, baliwanag. Bold. Bold. Yan ang ganun, ganun ka kailangan. Ganun ka ka-bold. Kailang kitang-kita ka. Kitang-kita ka. Malinaw ang ano mo. Hindi lang kitang-kita ka, pati ikaw kitang-kita mo rin sa sarili mo. Kung saan ka nakatayo. Saan ka nakatayo. Kung saan ang punta mo. Conscious ka sa nangyayari sa'yo. Hmm. Okay? Although, yung pinaka-loob-looban, soul level mo, hindi mo alam. Hmm. Hindi mo alam. So, siya lang nakakalam nun. So, kailangan mga maging bold ka para ma-penetrate mo yung bakod. Ang boldness kasi, makakatulong sa ano mo yun, sa willingness. Yung willingness, hindi pa rin sigurado yun, ha? Oo. Kailangan may boldness. Ka, pero... Hindi ka naman bold. Hindi ka naman bold. Wala rin. Doon diba? Ka naman. Yeah, wala. Diba pag bold, para kailangan matapang ka, diba? Oo. Talagang, ito mo yung ginawa ko. Hindi ako, pero hindi ako gumawa nun. Tinulungan lang ako. Na umiwalay na sa idolatry. Kasi, hindi pwede talagang manatili ang tura sa idolatry. Hindi pwede. Eh, ano pala? Pinakita sa akin yun. Sabihin, kahit na nagtutura ko ron, physical pa rin eh. Kasi pag sinabi mo physical, andyan ang idolatry. Wala naman ang idolatry sa spiritual eh. Wala eh. Wala. Walang spiritual sa idolatry. Wala. Hindi pwede magsama kay. Hindi pwede. Kasi kinakasuklaman ng spiritual yung idol eh. Yung idolatry. Hindi pwede. Tapos pagbukas mo ng rep, may baboy. Pagkay. Hindi. kaya talagang kailangan umalis ako rin. Tama. Kaya pinalis talaga ako rin. Gumawa ng sitwasyon. Kapati kami. Pinalis din kami. Wala na magtutura dito. Wala na. Akala ko, kaya ako nag-construct, nag-design na gawa ng malaking minora, kaya akala ko, dito na talaga eh. Dito na talaga. Mayroon pala, meron palang isang malakid. Pero mo, padaan-daan lang siya, di ba? See you. Imbis na umupo man lang sa ano, di ba? Magtanong kung anong, ano ba yan, tinuturo mo? Eh, hindi. Ibang ano talaga yung utak niya. Kaya, iba-ibang motibo. Iba-ibang motibo. Iba, yung... Nadidesign ko nga ngayon na meron siya mga advisor. Nag-aga siguro mga detective pare. Pati pare, tingin ano niya. Sinasabi niya na nasabi ng mga advisor niya na, sige, God, Hashem, however, is unlimited. Okay. Yeah. Tayo, limited. Yes. Limitado tayong lahat. Every being, plant, animals, tayo, tao, lahat ng nilalang, pati matter, everything, is limited, no? Pati angels, di ba? Ha? May limit ng angels. Of course. Created lang siya. Created, lahat ng created. May limitado. Limit. May limit. Limitado. Hindi na pwedeng sumobra. Okay? Kaya pala may kanya-kanyang level, ano? Ganyan ka lang. Oh, pero, yung mga angels na yon, spiritual levels din yon. May levels din yun, may level nga, kanya-kanya level. Pero yung level na yun, napakataas na yun kumpara sa atin dito. Oo, sobrang taas. Oo, kasi, ano na yun, lampas na beyond na. Beyond the sphere na yun eh, beyond the universe. Beyond the universe na. Okay. So, but however, God is unlimited. Unlimited. Yun ang maganda. Yun, ngayon, kung unli siya, okay. Yung kanyang existence is not confined by any restriction. Ganda, no? Not confined. Kasi tayo, we are confined we by are our confined. Limitations. Pero siya, wala.
Wala. Only? It's not confined. Only na eh. Unlimited. Limited na kakayanan. By any restriction. Walang restriction. Kahit sino. So, that way, kung ganyan, ganyan siya, walang limitasyon, he can know other entities. Pwede niyang malaman other entities as they are. As they are. Okay? As they are created. Mm-hmm. Diba? Oh, even before. Yeah. Before, after, during, lahat. Walang time. Walang time, di ba? So, ang kanyang pagkaalam dito sa ginawa niya, perfect. Di lang perfect, beyond. Beyond perfect. Beyond perfect. Oh, grabe. No? So, yung kanyang pagkaalam doon sa mga ginawa niya, alam niya, dahil sa pwede niyang malaman yung mga iba pang yung kin-create niya, no questions about it. No. Hindi na kailangan. Kasi, alam mo ba yung ano, yung... I-google mo nga yung ano. Yung balyena kung kasi, ilang beses siya nanganganak. Kasi mayroon bang lumabas na... na species. Ano, na species. Species. Oh, species. Hindi, alam ko na yan. Ako tatanungin ako. Ba't mo ko tatanungin yan? Eh, akong gumawa yan. Kasi, alam mo ba yung plano na ganito? Tagad ko na alam yan. Tapos na nga yun. Wala ka pa. Alam ko na yan. Di ba? Pero, in his generosity. Yan. And mercy. Ano ba sa Tagalog yung generosity? Yung pagiging ano, tawag dito. Yung mapagbigay, yung galante. Pag sinabi mong galante, ano eh, yabang eh. ito kasi generosity, walang yabang. Walang eh. Yabang. Paano yun? Charitable. English yun. Hindi, pero yung generosity, gusto mo lamang sa Tagalog eh. Bukas ng palad. Ang generosity. Okay. Bukas ang palad. Bukas ang palad. Huli mo din. Pwede. Di ba? Pwede. Ang problema lang doon sa bukas ang palad, okay? Bukas ang palad, pero meron pa rin restriction doon. Merong... What? Tayo na. Siyempre, may isa pang kamay. Hindi. Karapat dapat ka bang bigyan? Oo. Oh. Binuksan mo lang ang palad mo. Oh, bukas ang palad. May kikitain mo ako sa'yo. Yun. May bawi ba ako sa'yo. Yun ang problema ron. So, hindi siya bukas palad, no? Yung generous talaga. Yung generosity talaga. Walang ganon? Walang ganon. Walang self-motivation? Walang expectation. Wala. Ano tawag mo ron? Ay. Eh, siya lang meron nun. Wala sa tao. Ah, wala sa taong gano'n. Wala. So, eh, siya. Yung generosity. Bigay todo, walang bawi. Yung generosity niya, hindi niya naman kailangan eh. Hindi nga kay, bigay todo. Wala siya. Mali pa rin yung todo, bro. Bigay todo? Yung todo kasi, pag sinabi yung bigay todo, meron ka lang, may sobra lang yung todo na yun. Sobra sa hawak mong kayamanan. Hawak mong property. Kaya bigay todo ka. Kaya, yung todo kasi na yun. Patapo na yun. Oo, wala nang silbi sa iyo. Ganun yung todo, bro. Ganun ba yung bigay todo? Todo na yun. Kalukuhan yung pati sa sarili mo, ibibigay mo. Walang ganun. Si siya, iba. Pag sinabing generosity, wala talaga naman yun. Walang restriction, walang limitasyon, walang limitasyon, walang limit, walang expectation. For everyone, for every creature and every entity. Dahil siya, hindi niya naman kailangan eh. Oh, wala naman siya kailangan bagay. Hindi naman siya kailangan ng pera. Wala, ano, kaya nga, yun ang generosity, no? So, there is no such thing here on earth as generous. All the way. Fake, plastic, bro.
Hindi totoo. Hindi totoo. Kasi yun na lang sinasabi sa Christian na magbigay ka, ikaw po, ganyan. Dahil babalik sa'yo. Ay, hindi pa rin motibo. Pag sinabi babalik sa'yo, nag-i-expect ka nun? Oo, oh, kaya nga. Hindi, hindi ka nun. Hindi ka nun. Hindi ka nun siya siya. Pag nagbigay kayo na yun, wala na, wala na. Bigay mo lang. Oh. That's it. Huwag ka na mag-expect. Huwag ka na maghanap. Ganun ba ang ano ng Hudyo sa pagbibigay ng ikaw po? Ganun. Walang pinapangako yung rabay na ano. Wala. Ay, siksikligli. Babalik sa inyo niya, Shem. Wala silang 10%. Wala. Kalokohan yung 10%. Anong 10%? Wala yan. Ba't si Bill Gates ba may 10%? Wala. Meron mo yun. Kung magbigay yun, talagang... O, bilyon? Wala. Talaga. Grabe. Bigay lang talaga yun. Bigay lang. Tige. Oo nga eh. Gamitin yan kung anong gusto nyo gamitin. Galing, ano? Huwag niyo akong balikan. Hindi ko kailangan yan. Ganun yun, si Bill Gates. Wala akong kailangan. Pero sa kanyang, kay Hashem na generosity, yung, sige, gawin natin yung pagbibigay, na walang expectation, binigyan tayo ng potential. Na maging ganun? Potential. Potentiality. For such knowledge. Potential. Isabihin, dahil meron tayong limitasyon, di ba? Pero binigyan tayo ng potential. To go beyond. To go beyond. Ang galing. Yeah, bro. Ganun yan. Ang galing. Okay. So, bumaba tayo ng bahagya. Eh, tumas tayo masyado, di ba? Okay lang yun. Nalampasan na natin yung limitasyon natin. Okay? Na-anticipate, na-antindihan, na-discern na natin yung kanyang, hindi sa atin, generosity. Tayo ba mayroong generosity? Meron din. Meron? Kaya lang, may limit. Hindi kagaya ng kanya. May limitado. Oh, limitado tayo. Limitado. Pati na yun, may limitado rin. Lahat ng bagay, may limitless. Meron limitado. Meron sa limit. Atin, may limit sa may atin. Limit. Generous ka nga, pero ang gandong ka lang. Oo. Diba? Hindi pwedeng ipanta. Sa kabawat so, tao, iba-iba. So, hindi totoo yung ano, yung anong tayo, yung namibigay ng lupa, ano tawag doon? Ng land reform? Oo, yung... Namimigay ng lupa? Ano siya, yung... Ano ba yung ang tawag doon? Namimigay ng lupa? Oo, namimigay ng property. Ang tawag doon? Yung pilantropo? Pilantropis! Walang ganon? Walang ganon. Eh ano yun? Bakit hindi, sila namimigay hindi ng... Hindi totoo yun. Tax, ano lang, tax deduction. Oo, yun, isa yun, tax. Saka... Nag-expect siya ng balik. Saka ano, propagation, yung promotion na sarili. Yeah, promotion na sarili, pasikat, ganun. No such thing as... Walang ganun? Walang ganun. Kahit sa Amerika, walang ganun? But, do you think Bill Gates is philanthropist? Wala. Hindi rin. There is no such thing here on earth. Na philanthropist. Philanthropist. Yung tunay na meaning ng philanthropist is God's generosity. Oh, talaga. Eh, Diyos ba siya? Is God? Hindi. Oh, hindi mo pwedeng pantayin. Mali talaga. Wala talaga. No such thing. Philanthropo yun, di ba? Lover of men. Philanthropo. Anthropology. Alam mo ba yung casino? Oh, namimigay sila? Hindi. Yung... Ganun din yun. Hindi totoo yun, bro. Kalokohan yun. Publicity lang yun. Yung pagkor. Pagkor. Publicity lang yun na namimigay sila. Pero ano ka, sobra-sobra lang yung sakita nila. Oo. Yeah. So, yung itong
itong casino na ito, diyan makita, makikita talaga na walang generosity. There is no such thing as generosity. Yan ang sign eh. Yung sugal, that's a sign na walang generosity. Yeah. Gusto lang sarili talaga. Ang casino is about sarili. Ano siya may-ari? Lahat! Lahat! Pati yung natatalot na nanalo. Pati yung tumataya. Pati yung dealer. Alam mo ang feeling? Alam mo ang feeling ng nananalo, bro? Naka-jackpot ka. Kunyari, tumaya ka. Malaki. Blank lang. Oh, 50,000 halimbawa. Nanalo ko ng 100,000. Anong feeling? Bro, hindi alam nito ng mga nagsusugal, bro, na ang feeling nila, ang feeling ha, ang pakiramdam nila, ego. Wow, nanalo. Wala nang iniisip yun, kundi sarili nga lang. Tapos may dalapit na ano, congratulations, why? Red wine. Wow, lalong tumaas ang ego nun. Ang panalo at saka talo, parehong ego, bro. Nanalo ka? Ego. Wow, ego. Natalo ka? Ego wow, rin. Ego pa rin yun. Oo, oh, wasak ng ego. Gusto mo may bumawi. Oh, ego pa rin yun. Tapos, boss, meron dito ano, baka may kotse ka dyan. Ano namin, pautahin ka namin ng kano gusto mo, 100,000. San lang mo rito, pirma lang. Ang casino is all about ego. Para makabawi-bawi ka, sir. Ang sarili. Yeah. Ano ba yung kotse mo? Bagong Ford ba? Ford, di ba? So, ano? Sala natin ang 200K. Ano yan? Ito mo, ha? Yung generosity niya, sa generosity niya, ni Hasel, na hindi ka pareho natin, wala tayong generosity. Yung pag-create lang sa atin, generosity yun, ha? Oo nga. Grabe yun. Generosity yun. Hmm, pero mo naging tao ka. Isipin mo kung hindi siya generous. Ha? Walang generosity. Okay, wala. Nasaan tayo? Nasaan? Wala. Nasa ano? Wala. Nasa tohubuho. Wala! Eh, tohubuho. Galing na yun dito eh. Pero tayo mismo, wala rito. Wala ito. Wala itong kumot nito. Wala. Walang kahoy. Wala. Oo nga. Wala lahat, ano? Wala lahat. Because of his generosity. Pero no, sa sobrang generous niya. Sa isda pa lang, ano? Daming isda. Hindi, ngayon. Tayo na lang mismo. Tayo. Nandito tayo ngayon. Nagsasalita, bro. Nagsasalita! Tapos ang daming language, ano? Isipin mo yung nagsasalita ka, eh, damang hindi nagsasalita. Magmula sa hayop, isda, dagat, bato, lupa, halaman, hangin, walang salita. Oo nga. Miski na siya mismo, hindi nagsasalita. Oo nga, ano? Bro, naku, ang tindi yun. Oo nga. Ang tindi yung generosity yun. Saan ka nakakita ng ganung generosity, ne? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Siya mismo, hindi nagsasalita. Tayo lang ang binigyan. Tao lang, ano? Ang halaman, hindi. Ang hayop, hindi. Ang tubig, hindi. Ang apoy, hindi rin. Ang lupa, hindi. Lahat ng bagay, hindi nagsasalita. Tayo lang. Tayo lang. Pati si Hashem mismo na hindi bagay, hindi nagsasalita. Grabe, no? Well, hindi. Well, ang swerte na natin at nandito tayo.
binigyan tayo ng hukma binadaan. Kaya nang magsalita. Biro mo yung... I-express. Kaya lang ang nagsasalita eh. Express ang knowledge. Sipin mo kung wala. Kung hindi tayo binigyan ng salita, parehong-pareho tayo ng hayop. Aw! Okay. Aw. Ganun lang. Nyaw. Wala tayong words, bro. Wala. O kaya, kung walang ingay, ganun ka lang. Toko, ganun lang. Diba yung toko, ganun lang sinasabi niya. Yung para ka naman. Koka. Koka kayo dyan. Koka. Kambing. O diba? Yung baka mo. Ganun lang, oh, diba? Mo. Yung baboy. Meron mo? Tayo, no? Meron language, ano? Kumakanta pa. Si Hashem, hindi. Oo nga eh. Wala! Oo, si Hashem, hindi naman nagsasalita. Walang boses. Hindi nagsasalita! Walang bibig. Walang dila yun. Tayo lang, tao na binigyan. Galing, ano? Biro mo yun. Kwan lang yun, anthropomorphic. Sinabi lang yun ni Mose para mabasa mo, mga bata. Na, nagsalita pala siya. Pero ano lang yun, dito lang yun, idea. Naisip lang niya. So, isip sa isip, intellect to intellect, pinaabot ni Hashem dito. Hindi mo pwedeng isipin na si Hashem nagsasalita. Sinulat lang yun. Para sa mga tao, Hashem said to Moshe. Wala namang ganun eh. Walang ganun. Ano, tao siya? Tao lang ang nagsasalita. Ang tricycle ba nagsasalita? Hindi. Ang jeep, ang bus, nagsasalita? Ang halaman, nagsasalita? Hindi yan eh. Ang dagat, nagsasalita? Walang nagsasalita dito. Tao lang. Pero yung aking, yung mga hayop, pagka nagagalit, galit. Alam mo, galit. Diba? Yun ang salita nila, diba? Yung pusa naman. Diba? Diba? Nagagalit sila. Pero walang salita. Wala. Ang ganun lang. Yung aso. Kailan mo malalaman kung galit o hindi? Kahol? Oh, sa kahol, diba? Hindi. May kahol na natatakot sila. Oh, may kahol na penging tubig. May kahol na nagugutom. Oo. Manayak ko. Oh. May kahol na naiyak. Pero sinasabi ko, kailan malam na galit sila? Hindi yung umaangil. Maganon. Pag nilabas ang pangil. Ganun ba yun? Pag nilabas nila ang pangil, ang ngipin. Mag-ingat ka na dyan. Lalapahin ka naman yan. Parang vampira, no? Ganun yun. Takot po sila pag gay kumukuha ng bato. Kaya dagan na kalian na. Yung aso ko dati. Nagalit ako. Kumukuha ng bato. Natakot ako. Hindi ba ang knowledge, no? Requires beyond oneself. Requires. Pero, yung nilagay na requirement, no? To go beyond. Ang ibig lang sabihin nun, nilagyan ng requirement. Yung requirement kasi limitasyon yun eh.
limitation yun.